Tumakal din si Kuya, yung dumaan. Charing. Hi guys, good morning. Ayun, good morning. Nakakatamad ngayong araw na to, no? By the way, kung gusto mong maboard, kung di ka makatulog, gusto mong maboard, or antokin lalo, manood ka ng video ko. Kung gusto mong magising, huwag ka dito, doon ka sa kabila. Kung gusto mong magising sa katotohanan, or basta magising lang, gano'n. Kung inaantok ka pero gusto mong magising, huwag ka dito. Ayun. By the way, nandito ako ngayon sa bahay. Sa building, syempre, building namin. Building ng bahay. Ano yun, ako may ari. Ganun. Ayun. Ano magagawin ko? Actually, it's been a long time na nag-ano ako, nag-vlog. Wala lang. Busy kasi ako. Medyo busy ako ngayon. Ayun, busy. And ito nga pala, bumili ako ng lapel mic. Diba? Nabili ko to sa noon.com. At ito ay nagkakalagang tender hams. Yun nga lang, ang medyo masaklap nga lang, itong tender hams na to is dalawa lang ang pin. Pin, tama ba yun? Yung pin yung guhit sa dulo. Kaya nung dinlagay ko siya, sinunpak ko siya noon, hindi siya nagana. So ang ginawa ko, bumili ako ng pang-extension na halagang 10 dirhams. So ang nagastos ko is 20 dirhams. Pakita ko muna sa inyo. Ito siya. Ito wala akong mic. Wala akong ginagamit na mic. Ito yun. Diba? Dalawang pin lang siya. And bumili ako nito. So mga to is 10 dirhams. Take 10 dirhams. So not that bad. Diba? Ayan. Wait lang. Salpak ko. Ayan, o diba? Kita niya na. Alam niyo na yung difference. And by the way, magkano na ako, magpunta na ako somewhere, diba? Pinamot yung damit ko pala. Good night. Punish yung good night mo sa good night ko. Diba? Hindi ko alam kung anong meron. Bakit ganito ang good night? Ang mic nila. Pupunta ako somewhere. Magkakawanggawa ako ngayong araw na to. Charot. Kawanggawa talaga. I mean, ito yung mga hindi ko na ginagamit na gamit. So, since wala rin namang gagamit ito sa Pilipinas, and lumang-luma na rin talaga siya. So, may mga ano kasi dito, guys. Yung parang, ano, tawag doon, yung parang lagayan, mga lagay ng mga donated items, ganyan. Diba usually sa Pilipinas kapag may donation tayo, used clothes na gusto natin i-donate sa charity, whatever. Minsan kailangan pa natin pumunta mismo sa office nila. Dito, hindi. Meron silang small booth. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya. And doon ko ilalagay yung mga nagamit ko na yung mga damit na ipapamigay ko. So, pero ito kasi, damit tsaka sapatos lang yung pwede mong ilagay. So, di pwede yung mga pagkain, syempre, mapapanis yun, di ba? So, mga used clothes lang, gano'n. Tsaka siguro ilang blanket na rin, gano'n. So, papakita ko na sa inyo kung saan. Ayun, bye. Wait lang. Ito siya mga kaibigan, ito yung sinasabi ko. So, dito ko ilalagay yung mga damit. Ito. Kayo mag-alala, maayos pa ito, matinong mga damit ko. Dito yung mga basahan na, syempre. Ayun. Hello. Buta akong, magkakape ako. Kape, I mean chai. Tapos, wala lang. Gusto ko lang mag-trip. Trip ngayong araw na ito. So, go tayo sa chai-chai. Chai-chayan. Hello mga kaibigan, I'm here in Micro City. Micro City.
restaurant and cafeteria, 'di ba? Social. Piling lang social lang. Charot. De, Indian resto to, and right now, nag-order ako ng chai. Dalawa. Diba? Actually, medyo mainit na ngayon. Pero, nag-inom pa rin ng mainit, diba? Breakfast. Eh, pati si kuya, yung dumaan. Chari. Actually, first time ko kumain sa resto na to. And tingin ko naman masarap. At saka kasi ano, bagong bukas lang sila. So, ayun. Dito ako mag-almusal. Ninay ko lang yung parata ko. Ayun, di ba? Almusal na worth 5 dirhams. Masarap na. Pwede na. Habang hinintay ko yung kape. Ay, kape. Yung parata pala. Sorry naman. Babasa na lang ako. Basahan ko kayo. Diba, 100 baht cups of water. So actually, binigay sa akin to year 2015. And honestly, hindi ko siya tinapos. As in, from that 4 years na napunta ako dito sa Dubai, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya natatapos. Diba, magaling. So what I'm doing right now is, I'm gonna read this all over again. Siyempre, basahin ko na lang yung kung ano nang nabasa ko. Yung binabasa ko ulit. So, eto. Ewan ko lang kung maririnig yung boses ko. Sana marinig nyo. Kasi nasa kalsada ako. So, ito na. A cup of comfort. Is my suffering God's punishment for my sin? A pastor told my friend that her little girl's illness was probably God's judgment on family sin. And then he said that such sins had disqualified the family's prayers. Imagine if he had been told that, maybe you have. Such condemnation is a common milestone hung around the necks of desperate Christians everywhere. The truth is, our sins are washed away. All of them. Past, present, future. Thank you. Yun. Our sins are out of equation, put as far as the east is from the west. In Psalms 103 verse 2, they are paid for in full by Jesus. Otherwise, Jesus has died in vain. God's chastening or discipline. A favorite word among spiritual abusers is not punishment, but rather instruction. Do any of us pray for sinless hearts? Without Jesus, are any of us qualified to offer a single word to heaven? No. But God turns toward sinners on bended knees. Not away from them, sure. Para mali yung pagka-addiction ko, no? God can use suffering to set us free from the chains that bind us. The point is made clear in James 1, and yes, sometimes it takes a hammer to break a chain. But that should never be confused with some ugly notions of penalty. God is our Father, not our accuser. Alam. Ganda. Maganda tong book na to, actually. I like this. Hindi lang talaga kasi upalabas, ah. Ayun. So, kapong comfort. Kasi kung ako mag-audio, ano kaya ako? Gawin ko kayong audio to. Parang sa mga audio, diba? Siyempre, parang tulong na din sa mga kapatid natin na ano, PWD, yung mga hindi, yung mga PWD natin. At least, they can hear some encouragement words, diba? So, let's see. Ganon, diba? By the way, nandito na ang aking egg parata. Ito na siya. Oh. So, 3 dirhams lang to, and I bought dalawang chai. Yung isa, ginawa kong pampatong. Kala ko kasi may ano sila dito. Anyway, kain muna tayo.